Hello besties! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng sosyal na kutsinta. Pwedeng pang negosyo, pwede rin pang regalo, at pwedeng snack ng pampamilya. So ngayon gagawin natin, isi-sift lang natin yung 3 cups ng flour at tapioca at salt. After that, mix natin at ihalo na natin yung 3 cups ng brown sugar. Ay susme, sira pa yung aking mixer. So palitan natin ito, enjoy and delicious. So halo-halo lang mga besties, okay? Ayan, binilisan para hindi kayo mainip. Pagkatapos haluin, hindi mo na makita yung ating brown sugar, mag-add tayo ng 9 cups of water gradually. Hep, 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 hindi po yan madami. Habang continuously na hinahalo nyo, makikita nyo, para ba siyang magiging thinner, di ba? Yun ang perfect batter para dito sa gagawin nating holiday dessert. Okay? Kung hindi pa kayo umaalis, mga bestie, ibig sabihin, kailangan nyo mag-subscribe, mag-follow, mag-like, mag-comment, at i-share ang video na to. Pagkatapos nating haluin besties, kailangan nating idaan sa strainer para kung meron pa mang mga buo-buo na maliliit, hindi siya mahahalo doon sa ilalagay natin sa ating mga molders. So, ayan, makikita nyo. Ngayon, i-divide nyo kung ilan man flavors o colors ang gusto nyong gawin. So, ganun ang ilan number ng containers na gagamitin nyo. Ako, gumamit ako ng 4, buko pandan, ube, mango, at saka banana. So, i-adjust nyo ang mga intense ng kulay kung ano ang preference nyo. So, kaya hindi ako naglagay kung ilang drops ang gagamitin nyo. Kung anong gano'ng ka-intense yung kulay na gusto nyong gawin, yun ang sundin nyo. Walang stress, mga besties. Kailangan ko anong gusto, saan ka masaya, doon tayo, diba? So, halo-halo lang yan. Make sure na talagang well incorporated yung ating food coloring doon sa ating batter. Mga besties, maganda to. Pang regalo, pang negosyo kasi marami kang magagawa. Pero syempre, depende rin kung paano kalaki yung molders na gagamitin mo. So, sabihin nyo saan ba kayo nanonood para naman sa susunod ay makapag-shoutout ako kung sino man ang mga nanonood ng videos ko, di ba? Ay nako, hayan, tingnan nyo. Kung di kayo nagsusuot ng gloves, lahat ng kulay na ginamit nyo, nasa kamay nyo. Eto na, tapos na. So, ayan, katulad ng sinabi ko, kailangan imimix nyo muna lagi bago nyo ilalagay dun sa mga molders. Yung mga molders, nag-brush na ako ng oil dyan. Hindi ko na pinakita kasi alam naman na natin yon. Pero maganda, brush mo ng oil tapos silicone pa yung gagamitin mo ng molders. Ay, nako, pack na pack yan. Okay na okay yan, besties. After natin yan, kailangan mga 2/3 full lang lagi ang ginagawa natin, ano? Ilalagay na natin sa steamer. Yung steamer, kailangan boiling water na yung nandoon. Tapos, papatong natin steamer. Yung intakip, lalagyan natin ng towel. O, hayan, luto na after ng 25 to 30 minutes. Ngayon, uulitin nyo uli yung proseso dun sa mga susunod pa. Habang hinihintay nyo, pwede na kayong mag-toast ng inyong desiccated coconut. Dito kasi sa Canada, mahirap kasi yung fresh na coconut agad nasisira. Ngayon, pasensya na po, hindi po ganyang kaganda yung aking mga banana leaves. Pero syempre, sayang din yan, di ba? Pera rin yan. So, ayoko namang itapon dahil yan ang nabili ko, yan ang available. So, initin na lang. Pag completely cold na yung ating mga desserts, pwede natin gamitin yung toothpick para i-unmold natin. Pero kung silicone, kahit na hindi mo gamitan ng toothpick yan, basta completely cold yan, maganda na siya. Tingnan nyo. Yan, hindi natin ginamitan ng toothpick, madali siyang i-unmold. Diba? Ibe-bend mo lang siya at hayan. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng kanilang mga itsura. Sino ba naman ang hindi ma-in love dyan, di ba? So, itong nasa tasa, hindi po yan kape.
yan po ay caramel or dulce de leche. So, pwede nyong lagyan, sprinklean ng ating mga toasted desiccated coconut. Tapos, i-drizzle yung ating caramel at okay na. Okay, mga besties, hanggang sa muli!